Magandang araw. Sa araling ito ay ating tatalakayin ang kolonyalismo at imperialismo sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Sa unang yugto ng imperialismo ay hindi gaano naapektuhan ang Silangang Asya, nataliwas naman sa naging karanasan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang matinding hangaring makontrol ang kalakalang pampalasa, makuha ang mga ginto at mapalawak ang imperyo ang mga pangunahing dahilan sa malaking interes na ito ng mga kanluranin. Kolonyalismo at imperialismo, Silangang Asya. China, sinakop ng Portugal, England, France, Germany at Russia. Ang mga kadahilanan, may malawak na teritoryo ang China. Matatag din ang ekonomiya, kultura at politika dahil sa isolationism o ang paghiwalay ng sarili sa daigdig. May mga daungang mainam sa pakikipagkalakalan. Paraan, digmaang opyo, 1839 hanggang 1842, pagkumpiska at pagsunog sa opyo na nakuha mula sa barkong pagmamay-ari ng British. 1856 hanggang 1860, pagpigil ng isang opisyal ng adwana na makapasok ang barko ng mga British na may dalang opyo. Sumali ang France dahil sa pagpatay sa isang misyonerong Pranses sa China. Epekto, humina ang katatagan ng pamahalaan ng bansa. Binuksan ang mga daungan ng China sa mga kanlurani. Ipinagkaloob sa England ang karapatang extraterritoriality na nagsasabing ang sinumang British na nagkasala sa China ay hindi maaaring litisin sa korte ng mga Chino. Nahati ang China ayon sa spheres of influence noong 1900s na tumutukoy sa mga rehiyon kung saan nangingibabaw ang karapatan ng mga kanluranin. Ipinatupad ang open door policy na iminungkahi ni John Hay, Secretary of the State ng Estados Unidos para matiyak ang pagpatuloy na pakikipagkalakalan ng China sa bansa nito. Japan at ang Estados Unidos. Dahilan, maunlad ang ekonomiya, matingkad ang kultura at matatag ang pamahalaan dahil sa pagsasara ng mga daungan sa mga dayuhan. May mga daungan mainam sa pakikipagkalakalan. Paraan, pagpapadala ni Pangulong Millard Fillmore ng Amerika kay Commodore Matthew Perry upang hilingin sa emperador na buksan ang kanyang mga daungan para sa mga barko nito na dumadaan sa Pasipiko para sa karagdagang pagkain, tubig at panggato. Sa pagbalik ni Perry, nakita ng mga Hapones ang mga naglalakihan at armadong barko na tila nagbibigay ng isang babala. Epekto, ipinatupad ang kasunduang Kanagawa noong 1854 na naguutos sa pagbukas ng mga daungang Hakodate at Shimoda para sa mga barko ng Amerika. Pinahintulutan ang Amerika na magtayo ng embahada sa Japan. Nakapasok ang England, Germany, France, Russia at Netherlands sa Japan. Nawala sa kamay ng shogunato ng Tokugawa ang kapangyarihan. Nagkaroon ng bagong pamahalaan sa pamumuno ni Emperador Mutsuhito sa edad na 15 taong gulang. Tinawag ang kanyang pamumuno na Enlightened Rule. Niyakap ng Hapon ang modernisasyong dala ng kanluranin. Timog Silangang Asya, Pilipinas, sinakop ng Espanya. Dahilan, estratehiko ang lokasyon sa karagatang Pasipiko. Mainam na mapagkunan ng mga hilaw na sangkap at pampalasa. May malaking deposito ng ginto. Paraan, nagpadala ng ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan upang maghanap ng mga bagong lugar. Nagpadala ng mga misyonero upang ipakilala sa mga katutubo ang Kristyanismo. Nakipagkaibigan si Miguel Lopez de Legazpi sa mga lokal na pinuno sa pamamagitan ng sanduguan. Ipinatupad ang iba't ibang institusyong panlipunan. Epekto, lumaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas at naging makapangyarihan ang mga paring Espanyol. Nagkaroon ng sentralisadong pamahalaan. Nawalan ng kapangyarihan ang mga katutubo sa pamamahala. Nagpatupad ng sistema ng pagbubuwis. Naging malawakan ang monopolyo sa tabako. Napilitang magtrabaho ang mga lalaking may edad na 16 hanggat 60 taong gulang.
Natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol at nagkaroon ng iba't ibang pagdiriwang kagaya ng Pista ng Santo, Santa Cruzan, Pasko at iba pa. Naging sentro ng kalakalan ang Kalakalang Galion. Indonesia, sinakop ng Portugal, Netherlands at England. Dahilan, estratehiko ang lokasyon ng karagatang Pasipiko. Mainam na mapagkunan ng mga hilaw na sangkap at pampalasa. Mainam na daungan. Paraan, nagtayo ng himpilan ng kalakalan ang Portugal sa Moluccas at pinaglaganap ang Kristyanismo. Gumamit ng divide and rule policy kaya napaalis ng mga Dutch at ang mga Portuguese at sinakop ang Amboina at Tidor sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga lokal na pinuno. Epekto, lumaganap ang Kristyanismo. Naitatag ang Dutch East India Company noong 1602. Malaysia, Singapore at Myanmar, sinakop ng England. Dahilan, estratehiko ang lokasyon para maging daungan. Mainam na mapagkunan ng lata at goma. Mapapangalagaan ang interes sa silangang India. Paraan, kinontrol ng mga daungan ng Singapore na sentro ng kalakalan. Kinokontrol ang produksyon ng lata at goma sa Malaysia at hinikayat ang mga Chino na mandayuhan dito para maging mga trabahador. Epekto, nakilala ang Singapore bilang sentro ng kalakalan sa Timog Silangang Asya. Dumami ang bilang ng mga trabahador na Chino sa Malaysia na naging dahilan ng kahirapan at kaguluhan. Ipinatupad ang resident system na nagtatalaga sa isang British na maging opisyal na kinatawan ng pamahalaang England at ang pagbibigay pahintulot na manirahan dito. French Indochina. Dahilan, estratehiko ang lokasyon para maging daungan. Mainam na mapagkuna ng mga hilaw na sangkap at pampalasa. Mainam na daungan. Paraan, gumamit ng pwersang militar para maisagawa ang mga sumusunod. Hiningi ng French ang kaliwang pampang ng Mekong River. Nakuha ang Cochin China noong 1862. Epekto, hinawakan ang lahat ng tungkulin at posisyon sa pamahalaan. Ipinag-utos ang pagtanim ng palay. Lumaganap ang gutom dahil halos lahat ng ani ay kinukuha ng French. Marami ba kayong natutunan sa araling ito? Maraming salamat sa pakikinig. Enjoyed and learned a lot? Please like and subscribe to our channel and don't forget to click the bell button to get notified whenever we post a new video.